nasimulan na natin ang biyahe pa North Luzon Loop. At kailangan muna nating dumaan sa Subic at Pangasinan bago dumiretso pa Baguio. Bumiyahe ng mahigit 5,000 kilometro at mapuntahan ang mahigit 70 na mga probinsya. Hi, ako po si Bros. At ako naman po si Nika. Iikutin namin ang bansang Pilipinas gamit ang van na ito. Matagal na kami nag-car camping at van life. Pero ngayon, hinamon namin ang aming sarili na ikutin ang Pilipinas sa loob lamang ng 30 araw. Mula Apari hanggang Gran Sarangani. Samahan niyo po kami tuklasin ang mga perlas ng Pilipinas. Traffic. Alas 2 kami umalis sa bahay. So, 5 hours. Kasi itong checkpoint, itong Subic. Kailangan mo talagang mapuntahan itong Subic. At mapicturan kasama yung sasakyan mo at yung passport mo. Kaya naka-t-shirt ka. So, passport na lang gagamit mo. Kahit hindi naman sa Arco, kahit may landmark lang. So, yun. Ang next namin is Alaminos. Membrance pa kami dugo-dugo sa Bridger. Medyo okay din yung panahon na ginawa namin tong North Loop na to. Parang isa sa makikita mo kasi yung tradisyon na, yung matagal ng tradisyon sa Pilipinas. Wow, Holy Week. Juiciest singkamas. Wow! Yung singkamas. Yung malalaki po. So, bumili na kami ng singkamas. Gusto niya na singkamas eh. Siyempre, hindi lang naman puro tayo pasyal. Kain-kain din. So, andito na tayo sa San Marcelino, Zambales. Andito yung nagtitrending ngayon, no? Sikat na Lake Manwepe. Yung New Zealand. New Zealand daw. Ito na siguro ang pinakamahaba naming biyahe paakyat sa Baguio. Dahil ngayon, pag dumaan ka sa expressway, kaya mo na kunin ito ng 3 hours mula Metro Manila. Pero kahit matagal, nasulit naman namin ang biyahe. Nakita namin ang mga bayan sa probinsya ng Zambales at nag-enjoy na din sa mga tanawin sa haba ng biyahe. So catch me if I fall. Candelaria na kami. Huminto muna kami dahil inaantok na talaga ako. Driver. Sabi niya matutulog daw siya. Cellphone din ang cellphone. Hoy. Pampaantok. Cellphone ka ng cellphone. Ito dinadaos yung asin festival. Ang daming asinan dito.
gagabihin talaga ka din kami pa Baguio. Diretso na yung diplomat. Diplomat ho talaga. So ito na yung Argo. Dami pa rin sasakyan. Ayan, dami mong overtake. Ang init, grabe. My goodness. Enjoy na enjoy ko pa yung ano eh, banda sa Mindanao, sa Negros, sa Panay Island. Iba na yung init dito. Sa mga pwede niyong gawin dito sa Alaminos, yung sa 100 Island mag ano kayo, island hopping. Sulit. Yun. May enjoy niyo talaga. Must try. Dapat na ma-try niyo talaga. Okay. Paakyat na kami yung Baguio. Baguio, here we come. So, ayun, nakahanap kaming spot. Dito kami sa may unahan ng ano, Alaminos. Malilim, malaking puno, maluwang yung kalsada, at yan, fresh air, at ang daming bonus. May libre ka pang mangga. Hindi naman kung may-ari nitong puno na to, makikihingi lang po kami ah. May driver ka na, may tiga sa inyo ba? Tangka pa. Yung bahay namin, parang isang malaking bodega lang, open. Wala pa kasing budget para i-upgrade. Sa parang ayoko pa i-upgrade to. Siguro pag nag 10 years na tong van, na gagawin ko na siyang ano, pang personal na talaga. Na talagang ano, unti na lang yung sasakay. Lalagyan na natin ng kama yan. Eh magiging ano, limited na yung sasakay. Kasi ngayon, kaya natin magkarga ng 15. Sayang pagka nag-outing, ganun, marami kang may sasakay. Eh pag nilagyan namin to ng kama na, wala na, baka makasakay 6 na lang ulit. Meron na tayong ano, taga-luto, taga-ayos ng higaan. Kasi noong nakaraan, ako lahat eh. Kaya minsan kakain na lang ako ng tinapay, tatamad na ako magluto. So ayan po, please lang dun sa mga hihinto, magpapahinga sa gilid ng kalsada. Huwag po kayo magtatapon ng mga kalat. Kami, yung nakikita nyo, tubig lang po yung tinatapo namin. Yung pinaghugasan, gano'n. Pero meron po kami yung basurahan. Oo, bangon ng ganisa. Wow naman! Sarap niyan! Woo! Kain. Hindi pa natatapos yung Philippine Loop. Pinag-iisipan na namin kung kailan kami ulit mag-Philippine Loop. Pero ano, mag-iipon muna tayo. Wala pa tayong budget eh. Nawala siya. Saan ka pumunta? Hindi ka punta. Ito na nga lang ulit ko. Wow, ang pa-baby nung kinukuha niya. Ano yan? Bite size? 4 na. Biyahe na ulit. Baguio. Ito literal na bahay. Papatungan na lang natin ng kupo tong bahay. Patungan mo ng kupo daw sa taas. Kuhanin mo rin ano. Chocolate ang pabuhay sa daan.
ito na yung pinamili namin noong nakaraang araw. Mas maganda, madami kayong baon para tuloy-tuloy lang ang biyahe. Dahil hindi nyo alam kung saan kayo mapapahinto at kung anong paninda ang meron doon. Limited time lang kami dito. 4 days lang ang aming North Loop. Kaya mag-focus lang kami sa dalawang bayan, or mag-stay kami ng matagal sa dalawang bayan. Yun yung Baguio at Baler. Ayun, nag-North Loop na kami last year, kung alam lang namin na ipupush namin yung Philippine Loop. Sayang, sinabay na sana namin yun. Para sulit na yung North Loop. Counted na sana. Check nyo po. Iba rin yung mga pinuntahan namin. Madami kami yung pinuntahan. Yung may Santa Ana. Maganda rin yung dagat doon sa Bosorobo. Check nyo po sa channel ko. Nandun yun. More on tayo ngayon. More on road trip. Broom broom. So, 22 days na kaming iikot. Namamasyal sa Pilipinas. So ngayon nyo pala na-check ang aming channel. Subscribe. Ito ay dito kami namuhay na 30 days. Pero yung iba doon, mga side trip. Preparation para sa long drive. Ang tatakbuhin natin ngayon is 483 kilometers. So yun, medyo natagalan na yung biyahe namin. More than 12 hours na kami bumabiyahe. 15, no? 15 hours na kami bumabiyahe. Dahil nakasabay kami sa sa season, holiday season, peak season. Sanay naman tayo sa mahabang biyahe. Sweet na bagay. Ay, arang lang. Chill-chill lang. Buti, yun din yung kinaganda. Naka-aircon tayo sa sakyan, may pagkain. May bahay tayo dito sa likod. Kaya strike anywhere, anytime tayo. So, itong aming North Loop, ang budget namin is 10k lang. Sana. Ibili din namin pagkasya yung 10k. Yeah. May tira-tira namang unting pagkain ng mga nakaraang biyahe. Kaya dibid-dibid na lang, magluluto. After 6
ako last year lang andito na. Parang every year nandito ako eh. Uprising day 116289 Baguio. 7 p.m. arrive sa ano, city. City proper ng Baguio. Burnham Park na. Sasakyan dito. For sure nga, ang daming tao sa Burnham Park. Ayun na. Ang daming nakapark sa gilid. Puno siguro parking, patay. Ikot lang kami dito, papalipas na ang gabi, ng araw. Natutulog sa ano, Burnham Park. Session Road. Naligaw si Pikachu. Pika-pika! Grabe! Summer capital of the Philippines! Walang maparkingan. Punong-puno. Baguio pa more. So, dito sa Baguio, ingat-ingat kayo mag-park. May pwedeng parkan dito. Na kapag gabi, pwede na siya maparadahan yung mga sa gilid lang ng ano, gilid lang ng kalsada. Pero pag umaga, bawal na. Nabiktima na ako dito eh. Based on my experience. So, mas magandang ano, magtanong-tanong kayo sa mga taga dito. Ayan o, ayan. O, parking allowed. Ayan o, diba? Pero kung gusto nyo maging adventurous, kaya nyo sila. Mga 500 lang naman ang ano dito. Nila kayo kung saan yung ano, tubusan ng lisensya. Hobo ng pilo. So, tubos dito, illegal parking, nasa 500. Yun yung pilo dito. Paikot yan yung kanina na pinuntahan natin. Boom! So, puno. Yan, puno. Tapos ito yung pila. Haba. Kailangan pumila. 8 p.m. Tsaka kami nakapark. 1 hour. 1 hour bago kami nakapark. Baguio pa more. Ayaw ko na. Alis na kami sa Baguio. Oh. Get seafoods. So kahit gabi na kami nakarating, mukhang masusulit namin ang Baguio. Sarap na ng higa. Ang lamig pa. Yeah. So, dito na kami magpapalipas ng gabi. So catch me if I fall.